Hi guys! Welcome to my channel. And now for today's video, tara guys, samahan niyo akong pumuntang Bicol. Ito nga pala yung first solo travel ko papuntang Bicol. So, medyo may halong kaba, syempre. Pero nung nakarating na ako ng Legazpi, sobrang saya guys. Yung isa sa lugar na pinangarap ko mapuntahan, finally natupad na. Mayon volcano, yung nakita ko lang sa libro nung elementary ako, pero ngayon personal ko na siyang nakita. Sobrang ganda niya. At sabi ng kaibigan ko, kailangan kong matry yung ATV nila dito para kompleto yung galaan dito. 500 nga pala siya guys, walang limit sa oras as long as marating mo yung destination mo. Kasi nakadepende yon kung gaano kabilis mo marating yung destination mo. Plus, 100 pesos nga pala guys sa guide. So ayun guys, ako pa talaga nauna. Sa una lang talaga siya nakakatakot. Kaya kung pupunta kayo dito, I recommend itry nyo guys yung ATV nila. Thank you nga pala kay Kuya yung hindi napagod na i-video ako. The ruins are currently located in Barangay Busay, Cagsawa in the municipality of Daraga Albay, Philippines. This part of the Cagsawa Park is protected and maintained by the municipal government of Daraga and the National Museum of the Philippines and is one of the most popular tourist destinations in the area. Based on my research, the Cagsawa ruins are the remnants of a 16th century Franciscan church, the Cagsawa Church. It was originally built in the town of Cagsawa in 1587 but was burned down and destroyed by Dutch pirates in 1636. It was rebuilt in 1724 by Father Francisco Blanco but was destroyed again, along with the town of Cagsawa on February 1, 1814 during the eruption of Mayon volcano. This is the view of Legazpi Park, kung saan pwede kayong mag-jogging at maraming din nagbibenta ng mga pagkain dyan. Ito naman yung tinatawag nilang Farm Plate, the happiest place in Bicol. Our next destination, Mayon Skyline. Dito mo makikita yung bunganga ng bulkan. But sad to say, inulan kami guys, kaya parang tagay tayong napuntahan namin. Pero maganda pa rin yung view. Very thankful lang talaga ako dahil napaka-perfect ni Mayon dyan. At sobrang ganda niya sa personal guys. Kasi sabi ng kaibigan ko, pag maulan daw, hindi daw nagpapakita si Mayon. Yung dati, sa Facebook ko lang siya nakikita sa mga video Facebook, ganun, sa mga YouTube. But ngayon, nakita ko na siya personally guys. Napakaganda. So, ayun guys. Back to reality na. Uwi in time na. But super worth it guys. Yung pagod. Thank you, Lord.
Thank you for watching, and always remember, don't forget to smile.